Good day, ladies and gentlemen. Good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan. Namimiss ko kayo palagi. Lagi ko kayo naaalala. Sabi ko, kailan kaya ako makakapag-vlog? Sabi ko, kailangan ko ng mag-content, mga kaibigan. Ngayon, nakatanggap na naman tayo ng mensahe mula kay April Lianz. Hello, April Lianz. Kumusta sa'yo? Yan yung username natin mula sa YouTube channel natin, ha? Mga kaibigan, kung first time mo sa video na ito, sa channel na ito, please do like this video and subscribe na din po. Okay? Please click subscribe kung first time mo sa video na ito at gusto mo makapanood ng mga video sa mga susunod na pagkakataon para ma-update po kita. Yung tanong niya dito ni April Lianz ng YouTube channel natin, bakit ganun naniningil pa rin daw si G-Loan kahit nagbayad na daw siya? Sa bayad center daw po siya nagbayad kasi hindi na niya ma-open yung kanyang GCash app o yung kanyang account sa GCash, hindi niya na ma-open. Nagbayad daw po siya sa Bayad Center mula noong November 6, 2023 hanggang March 6, 2024. Bakit daw ganon? Yan ang ating sasagutin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Salamat sa iyong katanungan, user April Lianz. Alam nyo, mahalaga po na malaman kung magkano ba yung halagang sinisingil sa atin ni G-Loan. May sinabi po ba sa inyo kung magkano pong halaga para ibabangga mo doon yung mga month na binayad mo o yung mga premium o yung mga amount due na binayad mo sa Bayad Center. Maaari kasing kulang yung binabayad natin sa Bayad Center. Maaaring meron tayong delayed during the payment period at yung delayed na yon may penalty at yung penalty na yon ang hindi natin nabayaran. Kaya mahalaga na makapag-request po tayo ng statement of account. Merong pinapadalang email contract sa atin si G-Loan, di po ba? Pwede po ninyong i-open yon, yung email sa inyo ng G-Loan during your contract na nag-loan po kayo. Tapos i-compare o ibangga po ninyo yung mga binayaran ninyo versus doon sa mga amortization ninyo sa G-Loan, no? Tapos mula doon makikita mo kung kulang ba yung binayad mo o sobra o kulang ka pa ng isang buwan o meron kang shortfall na tinatawag. Yung shortfall po yung may butal kang hindi nabayaran. Nangyari po yan sa akin, mga kaibigan. Nagbayad na ako, akala ko fully paid na ako. Yung pala, dahil meron akong butal na naiwan, considered pa din akong hindi bayad. So ano nangyari? Dahil considered na hindi ka bayad, may butal na naiwan, sentimo lang po, mga kaibigan, na centavos lang po ang nangyari. Nagpenalty pa po ako dahil nakaligtaan ko pong bayaran yung butal na yon. So April Lianz, ang pwede mong gawin, i-check mo yung email sa'yo ng G-Loan noong time na nag-loan ka, yung kontrata, yung amortization. Tapos, ibangga mo sa binayaran mo sa Bayad Center kung tugma ba sila. Kung tugma naman sila, wala namang problema. Bakit ganon? Check mo naman, tama ba yung biller's name? Baka naman sa ibang biller ka nagbayad, no? G-Loan yan. So, dapat Fuse Lending Inc. ang iyong biller name. Baka naman sa Digido ka nagbayad. O baka sa ibang... O kaya naman, posible rin may G-Gives ka. Baka naman may utang ka sa G-Gives. So, hindi ka pa rin considered as fully paid, no? Pwedeng doon pumapasok yung payment mo. You really need to check. Please comment down below, no? Kung mapapanood mo yung video na to kasi gusto rin namin malaman. Update mo kami, April Lianz, ha? At syempre, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating G-Gives cash conversion. Ang ating G-Gives cash conversion po ay nagpapatuloy po, ladies and gentlemen, no? Mag-ingat po kayo sa mga nagpapanggap sa Facebook na DJ Chico or Arellano Chico or Chico Arellano. Mag-ingat po kayo. Paano kayo makakapag-ingat? Kapag ka may kausap o ka-chat nyo na po ang DJ Chico na nagpapanggap na ito, mag-request po kayo ng video call, no? Makipag-video call po kayo sa kanya upang nang sa gayon makita nyo po ang kanyang itsura kung kamukha ko ba. Kapag ayaw magpakita ng video, ayaw makipag-video call, ayaw ipakita yung mukha, huwag po kayong makikipag-transact. Bakit? Mataas ang tsansa na yan po, siya po ay scammer. Lilimasin po niya ang laman ng inyong GCash account, ang inyong GCash wallet, ang inyong GCredit, ang inyong GGives. Walang awang kukuhanin lahat ng pera ninyo sa inyong GCash. At ang masakla pa doon, hihingan pa niya kayo. Hihingan pa niya kayo ng deposit. Para daw kunyari maibalik ang inyong pera.
Huwag po kayo basta-basta magpapatangay sa mga nagpapanggap na DJ Chico Arellano. Mga kaibigan, sa mundong ito, maraming manloloko. Madaling gumawa ng peking Facebook account kahit sino. Pwede rin kayong mag-upload ng mga litrato na hindi rin naman sa inyo. So napakadali po talaga. Kaya ang sinasabi po natin sa inyo, mag due diligence po kayo. Mag-ingat po kayo, mag-double check po kayo, mag-stock po kayo, manigurado po kayo. Mga kaibigan, marami na po ang nabiktima ng peking DJ Chico Arellano. Arellano Chico na yan. Mag-ingat po kayo. Baka nga, ang dami ng pera niyan eh. Simple lang ginagawa niyan kapag nakapag-transact na kayo, nakuha na niya ang inyong GCash details, ang pera ninyo. Isang pindot ka lang, ibablock ka na niyan and goodbye ka na. So anong gagawin mo ngayon? Siyempre, bad trip ka, magagalit ka. I-message mo ngayon, hahanapin mo yung tunay na DJ Chico Arellano o babalikan mo yung video na yon. Tapos may link doon sa baba, saka ka palang magme-message sa akin at magagalit ka at mumurahin mo na ako na ninakawan kita ng pera. Tapos hindi naman pala ako yon, 'di ba? So ang saklap, no, mga kaibigan, kaya please, mag-ingat po kayo, mag-due diligence po kayo, makipag-video call po kayo, huwag kayong basta magpatangay sa mga taong yan. Ako po si Chico. Enjoy the rest.